Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa paglalakbay ko, patungo sa pangarap ko, nakakilala ako ng isang taong alam kong matutulungan ako para matagpuan ko si Tom. At hindi nga ako nagkamali kasi naman pagkatapos namin mag-usap ng gabing yun, kinabukasan pagkagising ko sa hotel, may pinakita siya sa akin ng larawan. Alam kong si Tom ang nasa larawan pero bakit mataba? Pero sigurado ako na siya yun. Kaya naman nagtungo agad ako sa tindahan ni Jazz ng buko. Pagkarating ko dun, nakita ko agad si Tom. Pero bakit ang taba niya? Kaya eto, pinagmasdan ko lang muna siya. Hindi muna ako lumapit. Pinapanood ko lang siya habang nagbebenta siya ng buko. Napakagaling nitong magbukas ng buko. Sanay na sanay eh. Tapos ang bilis pa niyang kumilos. Natatakot ako sa ginagawa ni Tom. Kaya eto, sinamantal ako na yung pagkakataon nung wala nang bumibili sa kanya. Nagtungo kasi siya dun sa likod ng tindahan niya. Di ko alam kung anong ginagawa niya dun. Tapos ako naman eto, tumayo lang sa harapan ng tindahan niya. Nakatalikod ako para di niya ako makilala. Kinakabahan talaga ako kasi naman nakita ko na si Tom. Pero di ko alam kung paano ko siya kakausapin. Buti na lang at tinawag niya ako. Akala niya ata ay bibili ako ng buko. Nakatalikod kasi ako eh. Subalit pagharap ko kay Tom, parang nagulat siya na ako yung nakita niya. Pero natakot ako kasi naman, hawak niya yung itak na pambukas ng buko. Baka tagain niya ako eh. Parang tila ba tumigil ang pag-iikot ng mundo. Yung pakiramdam na pareho kaming walang masabi sa muli namin pagkikita. Kung andito ka, para sunduin ako. Hindi ako sasama sa'yo. Wika ni Tom. Grabe. Nagulat ako sa sinabi niya kasi naman, wala pa naman akong sinasabi tapos ganun agad ang sinabi niya. Namiss kita. Ang taba mo na. Wika ako. Wala akong masabi eh. Ewan ko sa'yo. Wika ni Tom. Pero nakangiti pa rin ako kasi naman, alam ko naman na namimiss niya na din ako. Magkano ba? Wika ako. Malis ka na. Wika ni Tom. Uy, Tom. Customer yan. Bakit mo pinapaalis? Ako na nga dyan. Wika ni Jazz. Kaya ayun, si Jazz na ang nagbukas ng buko para sa akin. At si Tom naman, patay mali siya. Ay nako. Tom, pwede ba tayong mag-usap? Please, kahit ngayon lang. At pagkatapos natin mag-usap, sige, di mo na ako makikita kahit kailan. Wika ako. Kaso, parang walang naririnig si Tom. Ewan ko ba kung anong ginagawa niya. Basta, parang gigil na gigil siya dun sa sulok habang hawak ang telepono niya. At ayun, parang may tinawagan siya. Papa niya ata. Narinig ko kasi na
Sinabi ni Tom na papa eh. Nako, lagod si Tito. Hinayaan ko lang si Tom. At saka, biro lang yung sinabi ko na di na ako magpapakita kapag nag-usap kami. Siyempre, di ko na siya papakawalan. Ang hirap niya hanapin eh. Kaya eto, nakatambay lang ako sa tindahan. At si Jess naman eto, sumisenyas na huwag kong sasabihin kay Tom na magkakilala kami. Kali, umuwi ka na. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Wika ni Tom. Okay. Sabi mo eh. Wika ako. Kaya eto, umalis na agad ako. Sumakay na agad ako dun sa dumaan na jeep. Pero, bumaba din ako agad kasi bumalik ako pero lakad ako. Magtatago lang kasi ako para di niya ako makita. At eto, nung makabalik na ako malapit sa tindahan, nagtatago lang ako habang pinagmamasdan ko si Tom. Parang pinapagalitan ata siya ni Jess. Kaya naman, eto, nagpalipas lang ako ng mga oras dito sa pinagtataguan ko. Masaya na ako na nakita ko na si Tom, pero bakit ba parang galit na galit siya? Wala naman akong ginagawang masama. Sinundan ko lang naman siya. Bahala siya sa buhay niya. Di ako uuwi nung hindi siya kasama. Kaya naman, may naisip ako. Kaya eto, umuwi na muna ako sa hotel. Inayos ko na yung mga gamit ko at nagchat na ako kay Jazz. Alam ko na makakatulong talaga siya sa akin. At ang reply ni Jazz, pumayag naman siya. Kaya eto, naghanda na ako. At siguradong di na makakatakas pang muli si Tom sa akin. Sa pagsapit ng gabi, nagtungo na agad ako sa tindahan ng buko ni Jazz. At eto, pagdating ko, naghihintay na siya. Jazz, kanina ka pa ba? Wika ako. Oo eh, nilamok na nga ako. Wika ni Jazz. Ay, sorry, walang masakyan eh. Si Tom, kamusta? Wika ako. Tulog na. Maaga natutulog yun eh. Wika ni Jazz. Ah, magkasama ba kami sa kwarto? Wika ako. Kami ang magkasama, tol. Doon ka muna sa isang kwarto. At baka mamaya eh mag-away pa kayo. Wika ni Jess. Bakit magkasama kayo sa kwarto? Baka may ginagawa kayo. Wika ako. Loko. Ang dumi ng utak mo, Kali. Wika ni Jess. Nagtatanong lang naman ako. Wika ako. Huwag ka mag-alala, Kali. Di ko type si Tom. At saka, kaya kami magkasama kasi natatakot daw siya sa bahay ko. Ang tahimik daw masyado. Wika ni Jess. Ah? Saan ba ang bahay mo, Jess? Wika ako habang naglalakad kami. Eto, wika ni Jess. Nagulat ako sa nakita ko. Parang puro salamin. Ang ganda. Modernong-moderno ang bahay niya. Hindi na lang talaga ako nakapagsalita. At pagpasok ko sa bahay ni Jess, may larawan siyang nakayakap sa puno ng buko. At eto, ipinakita niya sa akin si Tom. Parang gusto ko tuloy tumabi kay Tom. Andun siya sa sahig. Doon siya nakahiga. Kali, kalma. Sige na. Wala na siyang ligtas sa'yo.
matulog ka na. At bukas eh, magtinda na tayo ng buko. Wika ni Jazz. Kaya ito, inihatid na ako ni Jazz sa kwarto ko. Parang excited na ako sa kinabukasan. Kasi naman, wala nang kawala si Tom sa akin. Sana lang eh, huwag na siyang mag-inarte. Kakagigil eh. Gusto ko pa naman siyang yakapin. Ang tabanan niya kasi.